Mga kapatid, ang ebanghelyo ngayong araw na ito, a reading of the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Now, this is how the birth of Jesus Christ came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph, but before they lived together, she was found with child to the Holy Spirit. Joseph, her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her to shame, decided to divorce her quietly. Such was his intention when, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, "Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary, your wife, into your home, for it is through the Holy Spirit that this child has been conceived in her. In her, she will bear a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins." All this took place to fulfill what the Lord has said through the prophet, "Behold, the virgin shall be with a child, and bear a son, and they shall name him Emmanuel, which means God is with us." When Joseph awoke, he did as the angel of the Lord has commanded him and took his wife into his home. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, so, ang pinakamabait talaga si Senyor San Jose, no? Noong malaman niya na buntis pala si Maria, hindi niya pinahiya si Maria. Ang plano niya is to divorce her quietly para hindi mapahiya si Maria. Pero nung nakatanggap siya ng mensahe ng anghel, binago niya yung kanyang plano at sinunod niya yung plano ng Diyos. No? At dahil sinunod niya ang plano ng Diyos, tayong lahat ay naligtas. Kung sinunod pa ni Señor San Jose yung plano niya, ano kaya ang mangyari? So ang ganda, kung ang plano natin ay isubmit natin sa plano ng Diyos. So yung kalooban ng Diyos, kung ating susundin, ang daming makabenepisyo. No, sundin natin si Señor San Jose ngayon. Meron tayong mga plano sa buhay, ganito, ganie, ganire. Pero si Señor San Jose ay righteous na tao, mabait, mabuting tao. Ang mabuting tao ay merong plano. Pero yung plano niya ay hindi na-realize dahil sinunod niya yung pinakamabisang plano sa kanyang buhay, yung plano sa Diyos para sa kanya. At yung plano sa Diyos na para sa atin ay magdulot pala ng kaligtasan ng maraming mga tao. Yan po ang nakita natin na dulot sa pagtanggap ni Señor San Jose sa plano ng Diyos upang maging ama sa kanyang nag-iisang anak. So, papuri po ni Señor San Jose dahil before Jesus saved the world, Señor San Jose protected Jesus against Herodes, against those people who are self-vested, who has this vested interest for power. So, pinatay ni Herodes yung mga sanggol, hindi napatay yung tagapagligtas dahil pinuktitahan sila ni Señor San Jose sa kanyang pakikinig sa mensahe ng Diyos sa pamagitan ng anghel. Yan lang sa muna yung ating reflection. Fight the Maria to attack FD with a humble heart po.